the state institutions for the mentally retarded. And I think that particularly at Willowbrook that we have a situation that borders on a snake pit, and that the children live in filth, that many of our fellow citizens are suffering tremendously because lack of attention, lack of imagination, lack of adequate manpower. Very little future for the children or for those who are in these institutions. Both need a tremendous overhauling. I'm not saying that those who are the attendants there or the ones that run the institution are at fault. I think all of us are at fault. Don't be afraid. Be terrified. Napakahalaga ng buhay, ngunit napakahirap mabuhay. Napakahirap mabuhay sa mundong puno ng di makataong gawain at pang-aabuso. Napakaraming tao ang naghihirap, ngunit ang pinaka-naapektuhan sa madilim na parte ng ating mundong kinabibilangan ay ang mga batang walang kamuwang-muwang. Sa murang edad, maraming kabataan ang naghihirap dulot ng magulo at mapanganib na mundong kinagagalawan. Napakaraming kabataan ang patuloy na isinasangkot sa mga di makataong gawain. Halimbawa na lamang ang paggamit sa katawan ng mga bata para sa mga eksperimentasyon. Sa ganitong paraan ay para na rin silang pinatay. Ang pagpatay ay hindi maaari. Dahil ayon sa 10 utos ng Diyos, huwag kang papatay. Paano na lamang silang mga walang muwang? Bakit pa kailangan humantong sa ganitong sitwasyon ang kanilang nararanasan? Bakit pa patuloy na ginagamit ang kabataan sa mga gawaing ikapapahamak nila? Noong 1950s ay nagkaroon ng pagkalat ng epidemya hepatitis at tumaas ang bilang ng mga taong natamaan nito sa New York. Noong mga panahong iyon ay napakaliit at limitado ang kaalaman ng mga dalubhasa sa naturang sakit. Kaya naman napagpasyahan ng mga professional sa paaralan ng medisina sa New York na magsagawa ng pag-aaral upang malunasan ang epidemyang kumakalat ukol sa hepatitis sa pamumuno ni Dr. Saul Krugman. Ang eksperimentong ito ay kinasasangkutan ng mga batang may kapansanan sa pag-iisip. Saul Krugman ay isang doktor ng mga bata o pediatrician na kung saan ang kanyang pananaliksik ukol sa sakit na measles o tigdas, hepatitis at rubella ay naging resulta ng pagkakaroon ng mga bakuna na nagsisilbing luna sa kasalukuyan. Pinanganak si Krugman noong 9 ng Abril, taong 1911 sa Bronx, New York, USA at namatay noong 26 ng Oktubre sa edad na 84. Siya ay mas nakilala sa kontrobersyal na pananaliksik na Willowbrook Hepatitis Study dahil sa paglabag sa ilang etikal o batas sa paggawa ng pananaliksik, lalo na sa mga naging partisipante nito. Sa kanyang kuryosidad patungkol sa lumalaganap na sakit, ay nagsagawa siya ng pananaliksik at dahil dito ay napili niyang lugar ay ang Willowbrook State School para sa pag-aaral na ito. Ang Willowbrook State School ay isang paaralan sa Staten Island, sa lungsod ng New York, na kung saan ang mga batang may mental at intellectual disabilities ay nakatira at nag-aaral. Isa ito sa mga lugar na kung saan lumalaganap ang sakit na hepatitis. Nakaraniwang biktima nito ang mga kabataang naririto. Kaya ito ang napiling lugar para isagawa ang pananaliksik at upang mapadali ito. Ayon sa National Library of Medicine 2020, ang pamamaga ng atay ay tinatawag na hepatitis. Ang pamamaga ay resulta ng pagkasugat o pagkahawa sa tisyo ng isang tao. Maari nitong makapinsala ang atay ng isang tao na nagdudulot ng hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring isang panandaliang impeksyon o pang matagalang impeksyon. Napakaraming uri ng hepatitis. Ang Willowbrook Experiment ay nagresulta sa pagtuklas ng dalawang uri ng hepatitis. Ang hepatitis A ay sanhi ng paggalunok ng pagkain sa kontaminadong dumi
o mula sa malapit na pakikipag-ugnay ng isang tao. Samantalang ang hepatitis B naman ay nakukuha sa isang tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik o kontaminadong dugo na pakikibahagi ng karayom. Noon ay isang palaisipan sa kanila kung paano nagsisimula ang hepatitis. Gayon din ang pagkakaroon ng dalawang uri nito sa kadahilan ng limitado lamang ang kaalaman ng mga doktor dito sa panahon na iyon. Naging partisimante ang higit kumulang 700 ng mga estudyante o kabataan sa Willowbrook na may edad na 3 hanggang 10 taong gulang para sa pagsasagawa ng eksperimento na nagtagal sa loob ng 15 taon, simula noong 1950s. Sila ay tinurukan o di naman kaya'y pinakain ng pagkain na may halong dumi ng kapwa nila, dahilan upang magkaroon sila ng hepatitis. Nais malaman ni Dr. Krugman na kung paano nagsisimula ito at lumalala sa katawan ng isang tao at kung paano ito nalulunasan. Nagkaroon ng dalawang grupo sa pagitan ng mga mag-aaral na ito. Ang unang grupo ay mayroong mga batang matagal nang nakatira sa Willowbrook at pili lamang sa kanila ang tinurukan ng gamat globulin, isang uri ng antibodies na galing sa tao na maaaring lumaban sa nasabing sakit o anumang virus. Ang pangalawang grupo naman ay ang mga baguhan pa lamang sa Willowbrook. At dahil bago pa lamang sila, sa lugar na iyon ay hinawaan sila ng hepatitis virus sa pamamagitan ng pagturok nito o pagpapakain ng mga nakontaminadong pagkain. At saka sila ay tinurukan ng gamma globulin. Ang gamma globulin na ginamit sa kanila ay galing sa mga kapwa nila gumaling sa nasabing sakit. Napakaraming issue ang lumabas sa eksperimentong isinagawa ni Krugman. Kaya naman sari-sari rin ang bumatikos dito. Ang unang problemang ethical sa Willowbrook Hepatitis Study ay hindi nito prinotektahan ang mga kalahok sa eksperimento mula sa kapahamakan. Ang mga masisigla na mga bata ay isinalang sa isang nakakahawang sakit. Kaya naman napakaraming tagapag-ulat ang nagsasabing mas lumaki ang bilang ng mga batang nahawaan ng sakit noong mga panahong iyon. Ikalawang paglabag sa eksperimento ay ang isyu sa pagpili at pagkuha ng mga kalahok sa pag-aaral. Ang mga kasangkot sa pag-aaral ay kabataan na may sakit sa pag-iisip, natuklasan ng mga nakatataas na naghahanap ang mga magulang ng pasilidad na maaaring mag-aalaga sa kanilang mga anak. Dahil sa napakarami populasyon ng mga bata na nasa pasilidad ng Willowbrook, sinabi ng mga tagapamahala nito, nagtatanggapin lamang nila ang mga bata kung sila ay sasali sa eksperimentong isasagawa. Pinag-usapan ng mga magulang at doktor ang mga mangyayari. At dahil dito, pumayag ang mga magulang. Ngunit, hindi pala sinabi at ipinaliwanag ng maayos sa mga magulang kung ano ang totoong mangyayari at gagawin sa kanilang mga anak. At ang panghuling etika na nilabag ng grupo ni Krugman ay ang di maayos at di malinis na laboratoryong pinagsagawaan ng eksperimento. Children live in filth. At dahil doon, mas pinalala pa nito ang sitwasyon. Isa-isang nagsilutangan ang pahayag ng mga eksperto ukol sa eksperimentong na isagawa ni Krugman. Ayon sa kritisismo ni Goldby, ang paggamit sa mga bata, normal man o may kapansanan ay hindi angkop kahit sa ang anggulo man tingnan, lalo na't walang benepisyo ang naidudulot nito sa kabataan. Ang ganitong klase na eksperimento ay hindi dapat isinasagawa sa tao. Kung tutuusin, ay tila trinatong hayop na rin ang mga batang isinailalim sa eksperimentong ito. Depensa naman ni Krugman, hindi naman ito ganoon kadelikado sa mga kasangkot at mababa rin ang naging komplikasyon ng isinagawang eksperimento.
dahil sila ay loob ng special unit na kung saan maliit lamang ang pagkakataon na mahawa sa ibang sakit. Ang mga napag-eksperimentuhan ay maaaring magkaroon ng benepisyo sa immunisasyon. Bago pa man sumabak sa pag-aaral na ito ang mga batang kalahok, ito'y ipinaalam at sinang-ayunan ng kanilang mga magulang. Ayon naman sa kritisismo ni Papworth, kahit pa man alam ng mga magulang ang isinagawang pag-aaral sa kanilang mga anak, ay illegal pa rin itong maituturing dahil hindi naman ito ayon sa kagustuhan ng mismong mga bata. Ayon din sa mga ulat, ang mga magulang ay pinangako ang ipapasok sa paaralan ng Willowbrook ang mga batang isasalang sa hepatitis unit. Ang intensyon ng isinagawang eksperimento ay hindi kailanman ukol sa immunisasyon ng kabataan. Muntikan na nitong maipahamak ang nakararami. Ang bawat pasyente ay may karapatan na lunasan ng maayos ng isang lisensyadong doktor. Ang mga doktor ay may obligasyon sa kanilang mga pasyente. Sa bawat pag-aaral ay nakasalalay ang pagkatuto. Tulad ng mga nabanggit na pag-aaral, may iba't ibang pamamagitan ito tulad ng eksperimento. Ngunit, kailangan na makasiguro na ang bawat eksperimento na isasagawa ay legal at walang nilalabag na batas. Mga pangunahing batas na ipinapatupad ng gobyerno mula sa mga politiko. Ang gobyerno ay isang organisasyon na may kakayahan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang bansa. Samantalang ang politika naman ay nagsusulong upang maisaalang-alang ang mga batas na ito para na rin sa ikabubuti ng lipunan. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay ukol sa Willowbrook Experiment, sa bahaging ito ay sisilipin at aalamin natin ang mga paglabag nito sa batas. Ayon kay Georgia Fonca at Manzuru Mariona, ang mga pangunahing na ethical na issue sa pagsasagawa ng pagsasaliksik ay ang mga sumusunod. Una, may kaalamang pahintulot o informed consent, kung saan ang mga kasali sa gagawing eksperimento ay sang-ayon sa mga gagawin na pag-aaral sa mga ito. Pangalawa, kabutihang dulot o beneficence. Kabutihang dulot nito sa mga magiging parte ng eksperimento. Sa mga nabanggit na ethical na konsiderasyon, mapapatunayan na ang isinagawang eksperimento ay lumabag dito. Ang mga batang kalahok sa pag-aaral ay may problema sa pag-iisip at walang kakayahan na magdesisyon para sa kanilang sarili. Pangalawa, hindi ipiniliwanag ng mga doktor ang tunay ng mga isasagawang hakbang sa pag-aaral sa mga magulang ng mga bata, dahilan upang pumayag ang mga ito na isama ang kanilang mga anak. Pangatlo, pinagsamantalahan ng mga grupo ni Krugman ang pangangailangan ng mga magulang upang makuha ang kanilang nais. Sumunod, ay napatunayan sa mga pag-aaral na walang kabutihan na naidulot ang eksperimento sapagkat ito ay nagbigay pa ng sakit at nagpalala ng sitwasyon ng mga bata. Sa pananamantala ng mga doktor, sa mga magulang, at sa mga batang naging kalahok sa pag-aaral, dinamitan nila ito na tinatawag na power. Ito ay kapasidad ng isang individual o grupo na maka-impluwensya sa ikinikilos, desisyon, paniniwala o pag-uugali ng isang tao. Alam ng grupo ni Krugman na paniniwalaan sila ng magulang dahil una, nangangailangan ng mga ito at desperado sa tulong. Pangalawa, dahil sila ay mga doktor at alam kung paano makukumbinsi ang mga ito na pumayag sa kanilang pabor. Ngayong panahon, ang pagsasaliksik at pag-eeksperimento ng basta-basta ay hindi pinahihintulutan. Kailangan munang dumaan mula sa butas ng karayong upang makasagawa ng eksperimento. Ang mga mananaliksik ay kinakailangan sundin ng mahigpit na alintuntunin kapag nagsasagawa ng pananaliksik sa isang tao. Pinoprotektahan ng National Research Act ng 1974 ang mga karapatan ng mga tao sa pananaliksik sa biomedical at behavioral ng pananaliksik. Dapat ding iwasan ng mga mananaliksik ang paggamit ng mga pamamaraan na nasasangkot sa paniniwalang sa mga taong kasangkot sa isang eksperimento. Halimbawa na lamang ang nangyari sa Willowbrook Experiment. Pikit mata na lamang nilang tinanggap ang nais ng mga namumuno kahit na blanco ang kanilang mga isipan sa maaaring mangyari.
ang daan-daang maayos na paliwanag ay dapat ibigay kaagad sa mga kalahok upang maiwasan ang pagkalito at maisip ng maigi. Bukod dito, ang mga panganib na nagaganap sa panahon ng isang pag-aaral ay dapat maging makatwiran at kapakipakinabang sa mga kalahok. Ang mga magulang ng mga menor de edad ay dapat may kaukulang impormasyon at may karapatang tanggihan ng pakikilahok. Ang Willowbrook Hepatitis Experiment ay isa sa milyon-milyon ng bigay daan para sa mga awtoridad o nakakataas upang bigyan ng halaga at pagtuunan ang mga ganoong klase ng pag-aaral. Lubusang makita ang tama sa mali at ang nararapat para sa iyo. Ito ay nagbukas sa maraming pintuan at maimulat ang mga nakakataas upang bigyan ng pansin ang mga kabataan ang nangangailangan ng maayos na pagkalinga at lalo na sa mga batang may sakit sa pagkalinga. At isa ito sa mga halimbawa ng paglabag sa batas na di lamang sa pananaliksik kundi sa buhay at kaligtasan ng isang individual, lalo na sa mga mamamayang mas nangangailangan ng tulong at agarang pansin sa kapwa, na kahit makatutulong ito sa nakararami ay hindi pa rin magandang desisyon na ilagay sa panganib ang kalusugan at buhay ng isang tao o kahit sinong nilalang, sapagkat lahat tayo ay pantay-pantay lalo na sa paningin ng Diyos. Ang dokumentaryong ito ay inyong natunghaya ng mga bagay na nais naming ibahagi tungkol sa maglabag sa etikal na konsiderasyon ng pag-aaral na ito na may pamagat na Willowbrook Hepatitis Study, Case Study. Hangad namin ang inyong pagkatuto at dagdag kaalaman ukol dito. Muli, kami ang Cluster 3 mula sa 12 U's 2 si Sero na nag-iiwan ng katagang. Ang inyong kaalaman ay gamitin sa kabutihan at huwag para man lamang. Maging aral nawa sa bawat isa ang inyong nasaksihan. Salamat sa panonood.